May bagong sistema sa MRT3 na inaasahang makatutulong para maibsan ang mahabang pila ng mga pasahero, lalo na tuwing rush hour. Napag-alaman ko naman kanina sa aking coverage na may panukala na rin na isa pribado na ang operasyon ng tren. At dahil dyan, may posibilidad na tumaas ang pamasahe. Narito ang aking report. Kada araw, halos 270,000 ang sumasakay sa MRT3. Mas tipid daw sa pamasahe, mas mabilis pa ang biyahe kumpara sa ibang pampublikong transportasyon. At para lalo pang mapabilis ang galaw ng mga tao sa mga istasyon, naisip ng pamunuan ng MRT na ihiwalay ang pila ng mga may malalaking bag sa mga maliliit lang o halos walang dala. Na-observe namin na yung pila ay nagpapile up lalo na during peak hours. At halos nagsisiksikan dun sa x-ray machine, dun sila nababara. Imbes na dumaan sa x-ray machine, mano-mano na lang ang pag-iinspeksyon sa mga may maliliit na bag gamit ang metal detector. Bumilis ang kaloy ng pila, lalo na during peak hours. Pabor naman po. Okay naman po yun since need mag-separate yung malalaking bag kasi masyadong hassle if iisa lang yung pila for sa mga maliliit at sa malalaki. So mapapabilis if hiwalay talaga sila. Masyadong matagal naman din yung makokonsume na time kapag same lang yung pila. E paano yung malaking bag? Mas more inconvenient yun sa part namin kung ganito lang yung bag namin. Tapos yung iba maleta yung dala nila. Tingin naman ng Transportation Department, mas gaganda ang serbisyo ng MRT3 kung ipauubaya na sa pribadong sektor ang operasyon at maintenance nito. Pinag-aaralan nito lalo't patapos na ang BLT o Build Lease Transfer Contract sa 2025. Mas magaling, mas mahusay ang private sector sapagkat hindi sila governed ang mga katulad ng Commission on Audit. Pwede sila bumili ng bulto-bulto ng mga spare parts. Ang gobyerno dapat ay regulator lamang. Sa kasalukuyang kontrata, hindi gobyerno kundi MRT Corporation ang gumastos sa pagtatayo ng MRT. Pero nang mag-operate ng MRT, binabayaran sila ng gobyerno ng tinatawag na equity rental payment kada taon. Pero hindi naman nakakasingil ng buo ang gobyerno sa mga pasahero. Sa katunayan, mula sa halos 3 bilyong pisong na kolektang pamasahe noong 2017, bumaba ito sa halos 2 bilyong piso noong 2019. At mahigit kalahating milyong piso na lang ng mag-pandemic noong 2020. Tumaas naman yan noong nakaraang taon pero di pa rin bumabalik sa pre-pandemic collection. At kung bitin ang collection, matik na sa buwis ng bayan kukuha ng pampuno kahit sa mga hindi naman gumagamit ng MRT. Kung pribadong kumpanya naman ang magpapatakbo, hindi na buwis ng bayan ang gagamitin. Pero may posibilidad namang tumaas ang pamasahe dahil wala na ngang subsidiya. Nag-aalala rito ang ilang tumatangkilik sa MRT. Mahirap daw kasing mag-budget ngayon mataas ang mga bilihin. Saktuhan lang kami sa mga normal na Filipino workers na sumasahod ng minimum wage. Babantayan naman daw ng gobyerno ang singil ng MRT kahit nasa pribadong operasyon nito.